Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Critical. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Artista Life Updates. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Artista Life Updates, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Artista Life Updates. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Artista Life Updates at bibigyan natin ng reaksyon. At nakikita nyo yung saksakan ko dun sa likod. Ayan. Siyempre, featuring saksakan. Pasok! Hello mga ka-legit Barricades! Miss Atasha Mulax. May in-unlock na bagong proyekto, no? In-offer sa kanya. TBJ finally may nabawi, no? Sa Tape Incorporated na agad naman na pinost ng kanila pong official Facebook page ng TB5. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, sa lahat ng ating mga updates ngayong araw ng Sabado, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood at pagsubaybay. Salamat din po sa lahat po ng mga nagko-komento sa ating pong comment section at nag-share ng videong ito. At of course, yung pangyayari nga kanina ay talaga namang marami po talagang naiyak at naging emosyonal, lalo-lalo na nung nagsalita na si Miss Atasha Mulax at ikinuwento niya kung paano po siya itrato ng TBJ. Grabe po yung pagmamahal at pagsuporta ang binigay sa kanya ng TBJ at hindi niya talaga naramdaman na siya'y nagtatrabaho. No? Sabi niya po na talagang unang di umano ang pag-host sa dito sa EAT, pero hindi niya raw po di umano nararamdaman na siya ay nagtatrabaho talaga. Kumbaga, para lang niyang kasama yung mga kaibigan niya, diba? And then, kwento rin ng kanyang mga magulang na talagang thankful sila sa napakagandang nangyayari po dito po sa karir ng kanilang anak. Kasi hindi nila expected na sa pag-launch pa lang kay Miss Atasha Mulax, eh talaga namang kabi-kabilaan na po yung mga offer dito po kay Miss Atasha. Pero sabi nga ni Mr. Aga Mulax, yung kanyang tatay dun sa kanilang video greetings na laban-laban lang daw, ano. And of course, aside from that, may mga gagawin din po si Miss Mip. Parang kumakain si Artista Life Updates, ha? May nadidilig akong plato. Mga nakahanda na po, no, na gagawin. Ito pong si Miss Atasha na talagang ikakagulat nating lahat kasi aside from dun po sa first single niya na Pasuyo, meron na naman po siyang upcoming single na ipaparinig niya din po sa dito po sa EAT, no? At talaga masasabi nating talento talaga niya yun, eh. So very talented and isa rin sa mga ikinagulat natin na si Mr. Andres Mulax na nagse-celebrate din ang kanyang kaarawan bukas, no, araw ng Linggo ay malapit-lapit na po na talagang makita natin at mabubulaga tayo doon po sa kanyang pagdating kasi wow, ayaw po, kasi no? ng mga teka lang, no. Ayan, kay Atasha muna tayo. Yung nadinig natin, yung mga nangyayari ngayon kay Atasha, no, is napakaganda. Worth naman na makuha niya talaga yung mga ganong bagay. Dahil nakita ko naman na magaling naman si Atasha, eh. Ewan ko nga lang sa ibang mga nambabas na walang magawa sa buhay. Na kahit anong magandang gawin mo, eh talagang wala sa kanila. Kung talagang ayaw nila. Di ba? Dahil naiinis sila na yung EAT ay ganyan. Di ba? Ayaw nilang makitaan ng magandang feedback ang EAT. Bala kayo. Eh sa totoo naman magaganda yung nakikita sa EAT. At saka ito pa, doon sa nangyari kay Atasha, doon sa pag-handle ng TVJ sa kanya, hindi ka naman magtataka kasi alam nyo naman, simula pa dati, di ba, hindi tatagal yung mga legit Davercads sa kanila kung meron silang hindi magandang ugali. Yan TVJ, di ba? Ngayon, nakita dito ang tunay na pakikisama. Di ba, yung umalis ang TVJ sa GMA, doon sa Itbulaga,
hindi nila inaaya yung mga kasama nila na umalis kayo, ganito, aalis kami, umalis kayo. Pero yung mga kasama nila ang kusa na sumama sa TVJ. May pagkakataon sila na umalis sa poder ng TVJ. O syempre sabihin, hindi umalis kayo, di ba? Parang ganun, di ba? Kung wala kang utang na loob, o ganyan, ganyan. O kung may nagawa na hindi maganda sa kanila yung TVJ, kung merong pakikisamang ginawa na hindi maganda, di dapat ganun. Pero wala. Di ba? Halos sila ay nagsama-sama at pumirma na aalis na rin sila. Di ba? At saka yung mga dating legit da barkads like Jimmy Santos, Ruby Rodriguez, at iba pa, bumabalik, nakikita natin sa eksena ng EAT. Kaya si Atasha, sigurado yan, yung malaking nagagawa sa kanya ng TVJ is alam natin na susuklian niya ni Atasha ng maganda. At kung ano man ang mangyari na magandang maidudulot kay Atasha nito sa paglabas niya, edi very good. Pero hindi siya nakakalimot dahil nga sa ginawa ng TBJ para sa kanya. TBJ, ng TBJ production, na parang ina-anticipate agad natin na siya agad. Kasi di ba pagkasabi po ni Miss Christy Permin, dapat kasi hindi niya muna sinabi yun eh. Tuloy, yung anticipation ng tao, laging ano, laging yun talaga ina-expect na kapag merong darating ng Saturday siya lagi, di ba? So, ano yan, very surprise. So, ito nga po yung isa sa mga offer, no? Nag-post po ang kapatid Bas kung saan si Tash ay ginugudlock nila dahil look for the most popular showbiz personalities are among the ano to PBA team means for its 48th season this Sunday. A mix of parang kasi ito kinukuha po sila na maging mga ano mga muse nito pong nasabing ano oh, team. Muse, so si Heaven Peralejo po Barangay Ginebra, Harleen Hipon Budol sa Blackwater, Julian San Jose Magnolia, and Atasha Mulak TNT Veni. So ilan lamang yan sa mga talagang napili. Ito nga no, si Atasha, si Julian San Jose, Harleen Budol, and Heaven Peralejo are among the PBA team muses for season 48 opener. No, wow naman. At syempre si Atasha, sa apat na yan, si Atasha talaga yung pinakabata. At the same time very fresh. At wala po siyang pinagawa, no. Talagang lahat po yan natural sa kanya. Hindi lang natin alam kasi kay Harleen Budol very ano naman eh, very obvious na nagpagawa siya ng ilong. Kasi talaga mapapansin natin kay Harleen Budol talaga yung ilong talaga. Kasi hindi ganyan yung ano yung ilong niya talaga. Pero laki naman ang naitulong kay Harleen Budol niyan. Simula nang nagpabago siya ng ano, ilong na parang sa akin, ilong lang eh, no. Pero kung meron man bagay naman sa kanya, talagang lumabas yung kagandahan niya. 'Di ba? Karamihan naman kasi talaga nagpaparetoke, nagpapaganon, 'di ba? Kung may pera-pera ka naman, kung ako ngayon, paparitoke ko tong ilong ko eh. So, kasing tangos ng ilong ni Tom Cruise. Ah, diba? Nagpalaki ng kanyang boobs. Diba lahat po yan pinagawa niya? Pati yung sa lips niya, lips augmentation sa kanyang mata, nagpagawa kasi din. Sumasali siya ng ano eh, mga pageant eh. Kailangan talaga is perfect, no? Kung makikita. Pero mas maganda pa rin yung sumasali ka ng budget na natural. Yung natural yung nakikita talaga sa iyo na walang retoke, walang ano, no? Di ba mayroong mga sumasali ng budget na ganoon, di ba? Insha. So kumbaga, si Miss Julian lang po, si Miss Atasha lang po talaga yung masasabi natin na as in walang pinagalaw sa mukha niya, no? So, ito nga po yung isa sa mga tinutukoy natin na naagaw muli or na bumalik, na ibalik muli sa EAT. Kasi for isang araw po kasi ayan. Sabi po ng, ang claims po kasi ng tape na nag number one sila 3 days in a row. Tapos double digit daw yung nakuha nilang rating. Pero sa lumabas po na Nutam, AGB Nielsen, nanguna na naman po ang EAT noong October 31, 2023, Tuesday. Yan, October yan. And then the rest hanggang November 3, no? Hanggang sa November 3 ay nagtuloy-tuloy na po. Kaya po ang caption po nila is nabawi na muli ng EAT, no? Ang meron po silang 4.07% sa Nutam, AGB Nielsen, and mataas din po sila sa Mindanao and Bisaya. Yan ang sinasabi natin. No?
makikita natin yung nilalabas na yung tape bulaga eh nanguna sa EAT o yung Showtime eh nanguna. Eto at nakabawi na naman. Hindi tatagal yung ano eh, yung konting baba ng EAT, hindi tumatagal 'yan. Bumabalik 'yan. 'Di ba? Parang spring 'yan eh, pag ginano, babalik din eh, 'di ba? Oh. Kumbaga undefeated pa rin, tsaka ilang dekada na nilang ginagawa 'yan. Sa noontime show naman, hindi naman sa mga bagay, sa lahat nila sa noontime show, sa lahat ng bagay, no, hindi naman laging mananatili ka number one. No? Maaaring bumaba ka, o bumaba ka ng konti, pero kung ikaw talaga ay tinatangkilik at minamahal ng tao, is babalik ka uli. Diba? Kumbaga babalik uli yan. Kaya pinakita kayo ng EAT, ayan, no? 4.7%. It Bulaga GMA, 3.77 to 2.70. Ang layo, 'di ba? Mas lalo sa Showtime ang layo. Ano kayo ngayon? Ni-claim ng generic Bulaga na sila raw ang mataas doon. Ito po yung buwelta nila, babasahin ko po sa inyo. Sabi po ng Board Productive na isa sa mga tagapagtanggol nga ng tape nationwide ratings matapos magtay sa Pintam Luzon combined data from rural and urban areas na ungusan ng kapatid noontime show na EAT ang It Bulaga ng 0.04% noong November 1. Nakabawi daw naman ang tape incorporated produce kapu Puso Noontime Show sa Pintam, Visayas at nanatiling wagi sa Mindanao. Yun po yung kanilang claims na talagang malakas daw sila sa Bisaya at sa Mindanao. Eh, Diyos ko naman, lalakas naman dyan eh. Lalakas naman talaga yan dyan eh. Kung baga yung TV5, hindi pa malakas ang signal doon mo eh. Alam mo ba yung sinasabi mo? So, ang ano nila, ang sabi ng ilan sa mga comment section, ni dapat daw pumamundok na ang tape. Doon na lang daw po sila magpatayo ng kanilang programa, no? Wag na dito kasi sobrang ang talagang 100% support na nakukuha po talaga ng TBJ is ang Metro Manila. Kasi nga, di ba? Kasi ito ha, sa akin ha, sa Metro Manila, yes. No, marami talagang supporter dito. Pero alam ko dyan sa mga probinsya, no, sa Visayas, Mindanao, is marami ding gustong manood ng EAT dyan. No, maraming fans ang TBJ at legit the Barkats dyan. Mga katunay, no, eto, call out tayo ng mga taga-Bisayas at Mindanao. No, paki-comment dito kung maganda na ba yung signal, malakas ba yung signal sa inyo sa TV5 dyan sa Bisayas at Mindanao. Ha, paki-comment na lang at napapanood nyo ba ng maayos? Kasi para sa akin, naiisip ko kasi, hindi pa ganun kalawak yung signal ng TV5 para makipagsabayan sa ganun kalalayong lugar. Siguro yung ibang lugar doon sa Visayas at Mindanao, meron, di ba? Pero alam nyo ha, sa akin, no choice kasi, di ba? Wala na ibang papanoorin, kundi yan na lang. O, sige, pagtiyagaan na lang natin yan. Pero pag nagkaroon ng EAT, kung umayos na, siguradong maraming manonood ng mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Di ba? Alam naman natin yung pinaka-bottom line ng lahat ng ito. Bakit nangunguna sila or minsan talagang medyo mababa ang rating na nakukuha or dun sa pre-TV dahil po sa hina ng ano, ayon, ng signal, hindi po natin naaabot ng signal yung mga rural areas or yung mga Visayas at Mindanao. Yun nga po yung isa sa mga concern ng ilan sa mga consumers po natin doon sa Visayas at Mindanao. Minsan nga, pumapalya pa sa Metro Manila. Eh. Yes. Mabuti na lang talaga, sobrang dami po ng mga legit Dover Cuts dito sa Metro Manila. Kaya hindi po sila nakakahigit dito. Okay. No? So, ano yun, understandable na meron talagang time na mas mataas ang generic Bulaga. Kasi sa tagal-tagal na rin po ng GMA7, kung pag-establish na po yung signal nila eh. Ang TV5 naman, ngayon lang po sila namamayagpag. Oo. At talagang medyo, ito nga sabi ni, ang good news nga ni MVP, di ba, na mas papalakasin at mas ipapawide, no, mas dadami pa. Yung dapat madaliin na ni MVP yan, di ba? Kasi talagang TV5, naging matunog yan, simula nang talagang pumasok ang TBJ dyan eh. Di ba? Maaabot ng kanila pong network dahil yun po ang sigaw ng ilan sa mga mamamayan natin na ngayon ay nag-switch na sa
Kapatid Network. Ayun. So, natating natin kaya ng video na nagmula kay Artista Life Updates. Ayan, mga katunay, ha? Yung tanong ko kanina, paki-comment, mga katunay, kung kamusta na ba yung mga signals niyo dyan sa TV5, kung meron, di ba? Kung maayos o hindi. Di ba? Kasi yan na nga, yung ratings, binabasihan na nyo sa pre-TV. Eh, kung ganun lang talaga, kahit alam naman ng kabila, gayon pa lang nagsashay ng TV5, pilit nilang tinatapatan na gano'n na number 1 kami. Pero subukan nyo lumakas ang signal niyan. Ako, sinasabi ko sa inyo. Kayo mga katunay, comment lang po kayo sa inyong mga komento dito sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.